Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. It's no secret na hindi maganda ang pinapakita ng Lakers. Hindi lang isang player kundi sila as a team. Very dysfunctional nga sila mga kaibigan. Ang kanilang mga laro ay nagmimistulang pick-up game dahil sa kakulangan ng chemistry. Tila ba bumuo lang ng lima at biglang sinabak sa court laban sa mga teams na may program at may mga play na sinusunod. Isang player na kapansin-pansin ang pag-decline o pagbagsak ng laro ay ang former MVP Russell Westbrook. From averaging 22.2 points, 11.5 rebounds at 11.7 assists per game last season, ngayon ay nagtatala na lamang siya ng 18 points, 7.5 rebounds at 7.1 assists per game. At ang kanyang shooting ay talagang hindi nga maganda mga kaibigan. Hindi lang ang mga mintis, kundi ang paraan kung paano ito magmintis. Minsan nga sa gilid ng board, mga airball o kaya naman malayo talaga sa basket. Kaya naman tinatawag nga siyang Westbrook. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan na simula matapos ang All-Star break, si Westbrook ay 2 of 23 lang sa 3 points. That is 8.8%. Nakakalungkot nga ito kay Russ dahil alam naman natin na hindi siya ganito noon. Hindi naman siya kilala bilang isang shooter, ngunit hindi nga ganito kakalat mga kaibigan. Noon nga ay automatic ang kanyang mga pull-up jumper. Ngunit ngayon kung fan ka ng Lakers ay matatakot ka na kapag nag-jump shot si Westbrook. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Tumungo naman tayo sa Dallas Mavericks. Wrong move. Yan ang sinabi ng madaming analyst matapos sa i-trade ng Mavs si Kristaps Porzingis para kay Spencer Dinwiddie. Paano daw magiging epektibo sila ni Doncic at Jalen Brunson? Well mga kaibigan, simula nga na maglaro si Dinwiddie, ang Mavs ay may record ng 9 wins and 2 losses. May average din siyang 20.1 points at 4.7 assists per game. Ang tanong ay kamusta ba si Doncic? Well, sa tatlong linggo nga na naglalaro si Spencer Dinwiddie para sa Mavs, dalawang beses nanalo ng Player of the Week si Luka Doncic. At malaking tulong nga si Dinwiddie kay Doncic mga kaibigan dahil pareho silang solid ball handler at may height na 6'6 at 6'7 sa guard position. Ito pala nga ay major mismatch na ito para sa mga guards ng kabilang team. At ito nga ay nagre-resulta sa mga double team. At ang resulta nga ng double team ay isang open player. At alam naman natin ang IQ ni Doncic. At kapag pinasahan niya nga si Dinwiddie, kaya din itong mag-create para sa kanyang sarili at sa kanyang teammates. Sa ngayon ay tabla na ang Dallas Mavericks sa Utah Jazz para sa 4th spot ng West. Habang isa sa mga games natin kanina ay ang Nets laban sa Orlando Magic, kung saan nakuha ng Nets ang easy win sa score na 150-108. Si Kyrie Irving ay gumawa ng career high 60 points, 6 rebounds, 4 assists at 4 steals on 20 of 31 shooting sa field at 8 of 12 naman sa 3 points at sa loob lamang yan ng 35 minutes of playing time. Si Kyrie ay gumawa ng 41 points sa first half. Yan ang second most in the last 25 years sa likod lamang ng 42 points ng kanyang idol slash mentor na si Kobe Bryant. Sila lang din ni Kevin Durant ang magkakampi sa kasaysayan ng NBA na nakagawa ng 50 points sa back-to-back games. Ang 60 points na ito ni Irving ay ang pinakamadami din sa franchise ng Nets. Ito din ang pinakamadaming puntos na nagawa sa home court ng Orlando Magic. At second most laban sa Magic sa likod lamang ng 64 points si Michael Jordan. Umaapaw na nga ang talento mga kaibigan sa NBA. Ito na ang ikapitong 50-point game sa buwan lamang ng Marso. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.